Hi guys, Mila Tarot here. Welcome back po for another mabilisang tarot. So ang titignan po natin ngayon ay kung sino ang paparating sa inyo ngayong October. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe dito po sa channel ko, pati po dun sa kabilang channel ko, kindly subscribe na po. Okay? So, we will start po with Aries. So, we have here the High Priestess, the King of Cups, and then the Six of Wands. So, malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay water sign, Cancer, Scorpio, Pisces. We also have here Leo. Okay, so sa nakikita ko dito, medyo may instincts ka na kung sino itong tao na to. This person can be somebody who somehow wasted your love or pwedeng siya yung tipong nawalan siguro ng feelings for you, pwedeng masyado itong naging insensitive towards you, or ayun nga, parang wala na siyang masyadong pakialam. But with the Six of... Wait, hindi pala ito Six of Wands. This is Eight of Wands. Ang hirap po ng hindi makabasa ng maigi. Okay, so Eight of Wands, Sagittarius. Okay, so talagang pabalik itong tao na to sa'yo because Eight of Wands is a movement card. There's a possibility na this person will try to communicate with you. Ganyan. Okay, so ayun, kilala mo na itong tao na to. Pabalik siya. Okay, nagkaroon na siguro kayo ng relationship nito. Okay? Para sa mga Taurus, we have here the Six of Wands. Ayan na pala si Six of Wands. And then the Queen of Cups. And then we have here the Knight of Wands. So malaki yung possibility yung taong paparating sa inyo ay Leo. We also have here Cancer. And then we also have Sagittarius. Okay, so... this person may pagka-selfish tong tao na to. Self-centered. Okay? Yung parang sariling kapakanan niya lang yung iniisip niya. Sa pagpabalik or pagdating nitong tao na to, maaaring may kakailanganin siguro siya sa'yo. Siguro masyado ka naging mahal na mahal mo tong tao na to before eh. To an extent na masyado ka naging insecure or maybe jealous, ganyan, na dumating kayo sa punto na napagod kayo siguro na ipaglaban ang inyong relationship. But you just need to be careful siguro sa pagbalik or sa pagdating nitong tao na to. Kasi nga baka, alam mo na, yung sarili lang niya nakapakanan or yung meron siyang selfish reasons lang. Okay? Para sa mga Gemini, we have here the Moon, we have here the Wheel of Fortune, and then we have here the Nine of Pentacles. So malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Pisces. We also have here Fire Sign, Aries, Leo, Sag, and then we also have here Virgo. So, nakikita ko dito sa mga baraha na to, itong tao na pabalik sa inyo, parang malabo yung mga nangyari between the two of you. Sa kanyang pagbalik, parang wala pa rin namang pagbabago na mangyayari. Maaaring suyuin ka niya, maaaring, alam mo yun, iwin niya ulit yung iyong damdamin, but parang hindi pa rin siya totally na magkukumit sa'yo eh. Parang yung sitwasyon ninyo, the same pa rin as before, and parang mas makukonfuse ka lang din ulit sa kanyang pagdating, okay? Para sa mga Cancer, we have here the Three of Swords, the Page of Swords,
And then the Page of Pentacles. So malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay air sign, Gemini, Libra, Aquarius, or earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Malaki rin yung possibility na itong tao na to ay mas bata sa inyo. Okay, this person really broke your heart before. May possibility na magme-message yan sa'yo or pwedeng baka nag-i-stalk na siya sa'yo. Inaalam niya kung masama pa rin ba yung kalooban mo towards him or her, ganyan. Pero parang hindi pa rin siya ganun naka-reliable sa kanyang pakikipag-communicate sa'yo or sa kanyang pagbalik sa'yo. Maaring, ayun nga, curious lang siya sa kung ano na yung kalagayan mo. Okay? Para sa mga Leo, we have here the Judgment card, the Knight of Wands, and then we have here the Strength card. So malaki yung possibility na yung tao na paparating sa inyo ay fire sign. Okay? Aries, Leo, Sag. So sa nakikita ko sa mga barahan na to, this person may pagka babaero, lalakero, or yung parang ang after niya lang is yung good time, excitement, or pag nanasa, alam nyo na yan, okay? So, may possibility na paamuhin ka na naman nitong tao na to or suyuin ka nitong tao na to. Pero kasi with the judgment card dito na nakabaliktad, pwedeng ibig sabihin na hindi pa rin niya na-realize yung ginawa niya sa'yo or yung mga mali na nangyari, ganyan, or pwedeng ibig sabihin, it will be a bad decision for you kung papatulan mo siyang muli. Okay? Para sa mga Virgo, we have here the Four of Cups, the Death card, and then we have here the Tower. So malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay fire sign, Aries, Leo, Sag. We also have here Scorpio, and then we also have here Cancer. So sa mga barahan na to, itong tao na to, malaking kaguluhan siguro yung nangyari between the two of you. Okay, nagkaroon din ng disappointment, ganyan. Pwedeng ito yung tao na namimiss mo, or pwedeng baka ikaw yung namimiss niya, ganyan. Pero since the Death card here is on the darker side, pwedeng ibig sabihin, wala pa rin pagbabago dito sa tao na to. Maaaring namimiss ka lang niya, naiisip ka niya. May possibility na pwedeng makipag-ayos siya sa'yo. Pero ayun nga, yung kung ano yung ugali niya noon, siguro, pwedeng ganun pa rin. Okay? Para sa mga Libra, we have here the Three of Wands, the Three of Cups, the Five of Cups yan, the Five of Cups, and then the Ten of Swords. So sa nakikita ko sa mga barahan na to, ang posibleng tao na paparating sa inyo ay Aries. We also have here Scorpio and then Gemini. Okay? So, itong tao na to, parang hindi pa rin siya nakaka-move on siguro. So, kung ano yung nangyari between the two of you, parang meron kayong unfinished business. Okay? Para sa kanya, hindi pa tapos yung mga lahat-lahat between the two of you. And parang hindi naman siya ganun na... Pwedeng nagsisi siya siguro sa kung ano yung nangyari between the two of you. Pwede rin na naka-recover na siguro siya or handa na siya na tipong kalimutan kung ano yung nangyari sa inyo in the past. Okay, kaya parang magbabalik siya para ayusin siguro or ipagpatuloy kung ano yung mga naantala na kaganapan between the two of you.
Para sa mga Scorpio, we have here the Sun, the Two of Wands, and then the Page of Wands. So malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay fire sign. Okay? Aries, Leo, Sag. So sa nakikita ko sa mga barahan na to, pwedeng mas bata sa inyo itong tao na to or may pagka-immature. Medyo inconsistent din itong tao na to. Pero sa kanyang pagbabalik or pagdating, parang it will give you somehow some kind of happiness here, okay? But I cannot see na it will lead to somewhere. Parang hindi siya magiging matagal or wala siyang magandang parang kahihinatnan. Maybe temporary happiness lang. Para sa mga Sagittarius, we have here the Six of Pentacles, the Ace of Swords, and then we have here the King of Pentacles. So malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Air Sign, Gemini, Libra, Aquarius. We also have here Taurus, and then we also have here, pareho palang Taurus to, Taurus and Taurus. Okay. So sa nakikita ko sa mga barahan na to, maaaring hindi nag-commit sa'yo tong tao na to before, naging malabo yung mga bagay-bagay sa inyo noon, or pwedeng meron siyang, parang wala kayong closure, kasi hindi niya sinabi sa'yo siguro kung ano yung dahilan kung bakit siya nakipaghiwala or kung bakit siya hindi makapag-commit sa'yo. Pero mukhang sa kanyang pagbabalik with the Six of Pentacles here, this might mean na handa na siyang ibigay sa'yo kung ano yung gusto mo. Para sa mga Capricorn, we have here the Two of Swords, the Six of Cups, and then the Hermit. So nakikita ko sa mga barahan na to, malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Libra. We also have here Scorpio. And then we also have here Virgo. So nakikita ko dito sa barahan na to, pwedeng ito yung tao na hinihintay ninyo na bumalik sa inyo. Okay? Itong tao na to siguro before hindi makapag-decide sa kung ano yung gagawin with your relationship or pwedeng hindi siya siguro sigurado with you. Okay? Now, kaya parang pwedeng nagkaroon na siya dito ng enlightenment or realization. Ano, kaya siya magbabalik siguro para handa na siyang gumawa. Handa na siyang mag-decide sa kung ano yung tatahakin ninyo na landas with your relationship. Para sa mga Aquarius, we have here the Knight of Pentacles, and then the Eight of Cups, and then the Nine of Swords. So, malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Taurus. We also have here Pisces, and then we also have here Gemini. Okay, so itong tao na to, pwedeng nakipaghiwalay sa'yo to before. Na pwedeng iniwan ka dahil meron pa siyang hinahangad or hinahanap siguro sa buhay, or pwedeng hindi pa siya handa na mag-commit. Okay? Pero it seems like he or she already made up his or her mind here. Okay? Pwedeng nakapag-isip-isip na siya kung ano talaga yung gusto niya. Kaya pwedeng yun yung reason kaya siya magbabalik. Para sa mga Pisces, we have here the Chariot. We have here the Seven of Cups, and then we have here the King of Cups. So malaki yung possibility na yung taong paparating sa inyo ay Scorpio. We have here Cancer. We also have here Scorpio, and then Cancer. So itong tao na to, parang
may galit tong tao na to siguro, or dumating to sa point na nawalan na siya ng pagmamahal siguro sa'yo. But it seems na nagkamali siguro siya, or na-realize niya na mali yung ginawa niyang decision. Kaya pwedeng yun yung reason kaya siya dito magbabalik. Okay? Pero napaka-emotional din nitong tao na to. And yung emotions niya right now medyo parang intense, ano. Pero kayong mga Pisces naman, medyo kalmado naman kayo sa pagkakaalam ko. So siguro, the best way to treat this person is to treat him or her calmly. Ganyan. And then, wag mong patulan, kumbaga, yung kanyang overwhelming na emotions. Okay? So, yun po yung nakikita ko na posibleng paparating sa bawat zodiac signs.